Nakikipag-ugnayan ang Philippine National Police sa Interpol para mahabol si Ralph Tranguilla, isa sa mga pangunahing suspek sa pagkamatay ng UST law student na si Horacio Castillo III. Batay kasi sa record ng Bureau of Immigration, nakalabas na ng bansa si Tranguilla. Hihilingin daw ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa sa Department of Foreign Affairs na kanselahin ang pasaporte ni Tranguilla. 16 na pangalan ng mga miyembro umano ng Aegis Juris Fraternity ang nasa lookout bulletin ng Bureau of Immigration. Kabilang dito si Ralph Tranguilla, isa sa mga pangunahing suspect sa pagpatay kay Horacio Atio Castillo III. Posibleng nakaalis na ng bansa si Tranguilla bago pa siya mailagay sa lookout bulletin. Base po sa aming records, isang Ralph Cabales Tranza ay umalis noong 19 September 2017. Siya po ay on board the flight EVA Air flight PR262 bound for Taipei. Patuloy naman ang paghahanap ng mga pulis sa kanyang ama na si Antonio Tranguilla na may-ari umano ng pulang sasakyang ginamit daw sa pagdala kay Atio sa Chinese General Hospital. Ang iba namang nasa lookout bulletin, lumalabas na nasa bansa pa rin. Tila itong palang si Mr. Tranguilla ang nakalabas. Yung iba pong nasa record ay meron po silang mga kapangalan. Ngunit dun din yung mga kapangalan po rin itong mga taong ito appears to have not departed from the country. Batay sa record ng Bureau of Immigration, may record ng pag-alis pero walang record ng pagbalik sa bansa sina Mark Anthony Ventura, Oliver John Audrey Onofre, Carl Matthew Villanueva at Marcelino Bagtang. Sina Jason Adolfo Robinos, Daniel Hans Matthew Rodrigo at John Paul Solano naman wala raw travel record. Wala naman silang record ng pangalan ni Simon Padro. Nasa lahat ng paliparan at pantalan sa bansa ang lookout bulletin na ito. Ang immigration lookout bulletin po ay isinasaad. Kinakailangan po ng immigration officer po ay i-hold muna yung pasahero at i-report kaagad na siya ay nag-a-attempt na umalis. At kinakailangan po na itong taong to ay makakuha ng allowed departure order galing po sa Secretary of Justice. Ang Manila Police District naman hindi nababahala kung totoong nakalabas na nga ng bansa si Tranguilla. Hinihintay pa rin nila ang certification mula sa Bureau of Immigration kung talagang nakaalis na ito. At kung totoo man, indikasyon ito ng guilt o di kaya'y may tinatago. Tuloy pa rin daw ang pagsasampa ng reklamo laban sa kanya. Napag-alaman din ng MPD na dati na palang may kaso si Tranguilla matapos masangkot sa gulo sa karibal na fraternity noong isang taon. Kaugnay naman ng CCTV video na inilabas nila kahapon, pinaninindigan daw ng MPD na tama ang video ni na John Paul Solano at Atio na ipinakita nila kahapon. Sa kabilaya ng lumabas sa social media na hindi sila yon, paliwanag pa ng MPD nang galing sa kanilang reliable source ang CCTV video. Gayunman, hinihikayat nila ang mga estudyante na nagre-reklamo na dumulog sa kanila at bigyang linaw ang sinasabi nilang mali. Hinihintay naman nilang matapos ang testimonya ng security guard ng Chinese General Hospital kung saan dinala si Atio para mabuo ang kanilang testimonial evidence.